May oras pa para magbago ang isip mo. Bukas ang kadiliman para sa iyo, Leo. Paghaharian natin ang buong mundo. Lahat ng mahihina, gagawin nating laruan. Gagawin nating alipin at pagkain. Aalisin natin ang liwanag sa buong sangkalupaan. Hello Sir Paul. Hello din po sa lahat ng mga kapansit na nakikinig sa channel mo. Malamang, hindi na bago ang Calamansi Stories, pero may ibabahagi po ako na tungkol dito. By the way, ang pangalan ko po pala ay Shimi. Nagmula po ako sa Masbate. Ang ibabahagi ko ay nangyari noong 2001. Noon nagtatrabaho pa ako bilang dishwasher sa isang kainan summer po sa Makati. Working student po ako. Tuwing weekend po ako nasa isang restaurant. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng lugar. Tago po kasi iyon. Pero dinadagsa ng mga suki yung kainan po na yun. Masarap po kasi ang luto. Hiwalay po ang kusina doon po sa hinuhugasan ko. Bali yung kusina ng restaurant, konektado po sa bar area. Yung mismong pinagtatambay ng mga parokyano. Habang ang restroom, pati na sink room, tapat po ng pinakalikod ng kusina. Sana po, na-imagine nyo na maayos. Mahina po kasi ako magpaliwanag. Kayo na po ang bahala mag-isip. Nga pala, ang restaurant po na yon, medyo yung disenyo po, pang Chinese po. Ang tunay po na may-ari, isa pong Intsik. Kalamitan sa dumadayos sa restaurant na iyon, mga Koreano po at Hapon. Mayroong ding mga Bombay. Pero may mga Pilipino rin naman po. Nirecommend ako rin kasi iyon sa mga klasiko. Kapag kakain sila, doon na rin po sila tumatambay. Although medyo mahal, pero sulit naman po. Sa paghugas ko po, may kasama po akong taghugas ng pinggan. Sila Isa at Fresh. Mga estudyante rin po at mga schoolmate ko. Isang araw pa nga lang kami, nagtaka na kami sa tao sa kitchen area. Yung cook doon, kakaiba ang kinikilos. Talagang hindi nila pinapakita kung ano ginagawa nila roon. Masyadong kulong. Yung amo namin na si Sir Wang, bareta pa ang pinapagamit. Siya mismo ang gumagastos doon. Basta, wala daw kaming ibang gagamitin kundi bareta. Branded na galing pang China ang sabon. Kaya nagtataka talaga kami kung bakit parang mahigpit doon. Katunayan, dahil sa pagtatrabaho namin doon, naging close kaming tatlo. Kami ni na Isa at Fresh. Be, nakatikim ka na ba ng pagkain dyan? Tanong sa akin ni Isa. Habang nagkukuskus ng mantika doon sa Mitalyasi. Eh di ba bawal daw? Kahit workers dapat magbabayad din. Sagot ko. Hindi nga. Hindi ba pwedeng libre na tayo? Nakakatakam kasi yung amoy. Nagkikrib ako sa kasyaw nila. Ingit ni Isa. Kasyaw po ang tawag sa may roasted pork. Oo nga, ako rin. Ako yung gusto ko yung Hong Xiaoru nila. Parang ang sarap nun. Sabat naman na Fresh. Ang ibig sabihin naman po ng Hong Xiaoru ay red fried pork. Sikat na pagkain sa China. Pero dinala po nila rito sa Pilipinas. Kaso hindi naman natin ma-afford. Mahal kasi na pagkain yun eh. Yung kikitain natin rito, kalahati lang sa minimum ng available na putahe nila. Umiling si Fresh. Nandismay siya sa sinabi. Kapag trabaho, trabaho lang. Kahit nga tira roon sa restaurant, hindi kami binibigyan. Binabalot ng mga tagaluto. Sila na ang nag-uuwi. Kasi sila naman talaga ang nagpapagod. Pati nga yung pag-serve sila rin. Sana all. Eh kami rin naman. Napapagod magugas ang pinggan. Grabe. Ganun ka baba ang tingin sa amin ng mga Hapon. Parang busabos. Minsan, kami ni Fresh, binalak namin pasukin ang kitchen area.
Gusto raw niyang matikman yung mga pagkain doon. Kaso pinagbawalan kami. Mahuhuli kami ng amo namin kalahating hapon at Pinoy. Sobrang sungit pa naman nun. Kaya yung kilay, salubong talaga. Parang kumakain ng buhay. Nung panahon kasi na yun, kumalam po yung tiyan namin. Hindi sapat yung pinaon namin. Siguro, nasa pangalawang linggo na po kami nagtatrabaho roon. Medyo lupay-pay na kami. Walang pahinga. Tagaktak ang pawis namin. Hinang-hina na. Nakaupo lang kami sa tiles habang naghihintay ng huhugasin. Hay, kain na kaya muna tayo. Pwede naman ata magpaalam muna kay Sir Wang eh. Linggo na nun. Pero parang gusto na namin sumuko. Napakahirap maging dishwasher. Akala namin, madali lang. Basta iniingatan lang namin huwag mabasag ang pinggan. Kalta sa sweldo namin kapag nagkataon kasi. Mamahalin pa naman yung mga yun. Sa kabalita pa naman namin, mapagmaltrato daw ang mga incheck. Siyempre, hindi ko naman po nilalahat. Sige, paalam muna tayo. Sang-ayon ko. Walang tayo. Hindi mo pa naman ako nililigawan eh. Sagot naman na Fresh. Di wala. Pataray kong sagot. Nga pala, si Fresh po pala, medyo tibo. Medyo loko-loko po kasi yun. Tapos sa mga panahon na yun, broken pa ang damuho. Kaya ganoon umasta. Ako naman, sanay na ako namimiloso po. Namimiloso pa pala. Paglabas namin, kumato kami tatlo sa kusina. Pinagbuksan kami ng isang cook. Kaso pasilip lang. Is Mr. Wang there? Tanong ni Aisa. Why? Sagot ng kusinerong hapon. Because may tummy. Our tummy is aching. We need to rescue our stomach before it's too late. Ibang klase talaga si Aisa. Barok pa sa barok. Pero ang sarap rin pakinggan. Palibasa, maganda ang boses. Pang call center. Kaso hindi yung grammar. Of course. But I'll just tell Mr. Wang. You have 20 minutes to take a break. Pagkatapos namin kumain sa isang karinderya, nadata namin si Mr. Wang. Wala kasi kami sa sink area. Sinermo na niya kami. Pero kinain na lang din namin yung mga salita niya. Buti na lang busog na kami. Agad na binagsak sa amin yung mga maruruming pinggan. Napakahirap kapag bareta ang gamit mo. Kasi napakadulas kapag gagamitin sa pinggan. Hindi pa rin natatanggal ang mga sebo. Kung artificial na sabong pang pinggan lang, pwede na. Kaso mukhang tinitipid yata kami na Sir Wang. Nagpatuloy kami sa paghuhugas ng pinggan. Nang mapansin namin na may mga tiritirang balat ng baboy doon. Yung dugo, kulay red at pink. Ngumawi kami nang makita namin ang tiritira sa pinggan. Parang pangit naman ata ang lasa. Bakit ganyan yung texture? Puna ni Aisa. Hoy! Bilisan nyo! Malami customer! Bilisan nyo dyan! Si Sir Wang nagtatalak na naman. Kami naman nataranta na sa paghugas. Kami ang taga sa Bonifres habang taga Baliw naman si Aisa. Gahol na gahol kami pero may kasama pa rin pag-iingat. Wala na tayong bareta. Sabi ko, hingi tayo kay Sir Wang. Sabi naman na Fresh, wag na, basta ilagay na lang natin yung mga kasangkapan dyan. Kukuhanin niya ng mga waiter. Sabi ni Aisa na sinang-ayuna namin. Habang inaayos namin ng mga sangkap, nagulat kami ng mabasag ang baso. Tapos sumunod yung mangkok at platito. Sobrang taranta na kasi kaming dalawa ni Fresh. Hala, lagot tayo nito. Anong nangyari dito? Napayuko kami. Hindi na namin mapagtatakpan ang nagawa namin. Alam niyo ba na napakamahal yan ha? Hindi na kami nakapagsalita. Nakatingin na lang kami sa mga pinggan na basag. Pinaulanan kami ni Mr. Wang Namura. Bagya akong inangat ang ulo ko. Nakita ko ang pulang mga mata ni Sir Wang. Parang may lumalabas na usok sa ilong. Hindi siya maawat. Ratrat ang ratrat. Pero yung mga mata talaga niya, kakaiba. Naririnig namin sa boses niya na parang umaangil. At dahil doon, bawas yung sinahod namin sa unang cut-off. Ganoon pa man,
tumagal pa rin naman kami doon. Hanggang sa may na-discover kami. Isang araw, nagdala ng dishwashing liquid si Fresh. Kalaman si Flavor. Isa rin ako sa nag-ambag. Star wax na lemon. Kasi hirap na hirap kami kapag bareta. Tinago na lang namin kay Mr. Wong yun. Bilis yung magugas. Marami customer. Utos si Sir. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Nagmadali kami magugas. Kinakabahan nga kami noon. Kasi baka malaman ni Mr. Wong na hindi pareto yung ginamit namin. Yung ginamit kasi naming dishwashing, maamoy yun. Kalamansi at lemon flavor pa naman yun. Baka mahalata ni boss. Ako na ang nagdala ng mga pinggan. Pinag-igihan pa rin namin ng pagkuskus. Inaamoy kasi ng mga cook. Akala namin ayos na. Magiginhawa na kaming lahat. Pero hindi nagtagal. Nagkagulo sa mismong restaurant. Dahil sa nagawa namin, masisira ang negosyo nila Boss Wang. Hala, ano nangyayari? Bakit nagsisigawan doon? Sabi ni Aisa. Baka may sunog. Sagot ni Fresh. Hawak kamay kami nagpunta sa pinakaharap ng restaurant. Nakakita kami ng mga nagsusuka. Ang daming sumusuka sa pinakagilid. Sabay kaming pumasok tatlo doon sa loob ng restaurant. Pero sabay-sabay rin kaming nadulas sa sahig. Ang dulas ng sahig po. First time lang po kami makapasok doon. Sa uli, sumubsob kami tatlo sa naglalawong mga suka. Puro kanin-kanin pa po ang langsa ng amoy. Parang am ng bata. Muntikan ko pa nga madilaan at malunok. Pero amoy hopya po. Ewan, ganun po siguro talaga kapag incheck. Nang bumangon kami, hinilamos namin ang suka sa mukha namin. Nakita namin ang mga nakahain sa lamesa. Hindi po ako pwede magkamali. Yung mga nakahain pong karne, karne po ng tao. Nakita ko si Boss Wang. Mainit ang mata sa amin. Dahil doon, kumaripas kami ng takbo. Parang gusto niya kaming ipadakip sa mga tauhan niya. Pero hinayaan nila kami. Bigla na lang silang tumakas. Maging yung mga cook at waiter, pati na mga waitress, tumakas rin. Marami rin noon na nagsumbong sa mga pulis. Hindi namin malilimutan yung naging kaguluhan sa restaurant ng Intsik na iyon. Kaya pala bareta yung pinapagamit sa amin. Umiiwas pala sila sa mga dishwashing na may flavor kalamansi. Siguro naman, alam yun na kung para saan yung kalamansi. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Yung mga otoridad, marami pang nakita sa restaurant na iyon. Maraming mga parte ng katawan ng tao. Meron pang nasa freezer. Doon tinatago. Puro kami ng tao. Tapos, meron para pugot na ulo na natagpuan. Anyways, nagpapasalamat pa rin po kami sa Panginoon dahil ginabayan niya po kami para mailigtas po. Utang po namin tatlo ang buhay namin sa kanya. Sa ngayon, may maganda na rin po kaming trabaho. Dahil sa umiiral pa rin po na pandemya, ayun, work from home. Sinasabay ang pag-aalaga ng bata habang naglilibang na makinig sa channel mo, Sir Paul. Single man po kasi ako. Sila Aisa at Fresh. Ayun, di nyo talaga masasabi ang tadhana. Sila po ang nagkatuluyan at pareho po pong nasa opisina. Salamat po Sir Paul kung isa man po ito sa mapili pong mabasa sa inyong channel. Hanggang dito na lang po. Sorry rin po kung medyo bitin. Medyo busy na rin kasi. Kaya direct ako na lang po itong ipinasa sa channel nyo. God bless po Sir Paul at more power pa po sa CreepyMc Pancit.